Bilang bahagi ng programang K-12 ng Department of Education, kailangan na mag-kindergarten ang lahat ng batang 5 taong gulang bago sila makapasok ng grade 1 sa mga susunod na taon. Pero hanggang ngayon ay kulang pa rin sa mga silid na aralan at guro. Para rito, nakatutok si Richelle C. Ngayon pa lang ay abala na sa paghahanda ang mga guro ng M. Signal Village Elementary School sa Taguig para sa klase sa darating na Hunyo. Ipatutupad na kasi ng Department of Education ang K-12 program, kung saan magiging mandatory na ang kindergarten sa lahat ng paaralan para sa mga batang 5 taong gulang. Kaya naman inaasahan na ng principal na madaragdagan pa ang bilang ng mga batang mag-enroll para sa kinder. Wala kaming sapat na classrooms, pero ang ginagawa namin, nagtitri-shift kami para magkasya yung mga bata. As of now, we have prepared 22 classes. Na kinder? Na kinder. 22 classes pa lang ang naihahanda namin. Last year, we have 40. We have 20 in our school, 20 outside. Sa ngayon, 5 lang ang kinder classrooms dito para sa mahigit 600 bata. Kaya naman patuloy silang makikigamit ng mga daycare center at daycare teacher sa kanilang barangay. Sa ngayon kasi ay iisa lang ang guro nila sa kinder. Kaya naman gumagamit rin sila ng ibang mga guro mula grade 1 hanggang grade 3. Meron kaming mga training para sa kanila. Hindi namin pinapayagan na magturo ang isang teacher ng kinder without the training. So yung amin division kinder coordinator na in charge diyan, nagbibigay siya ng training sa magiging kinder teachers. Ngunit hindi lahat ng paaralan ay pinoproblema ang pagpapatupad ng mandatory kindergarten ng Department of Education. Mailan kasi ay dati na palang may kindergarten sa kanilang eskwelahan, tulad na lang dito sa Pinaglabanan Elementary School. Napapagkasya raw nila ang mahigit 150 mag-aaral sa kinder. There is also this what we call scheduling, where we can have our regular classes in the morning for a specific grade level, and then in the afternoon, we make use of their rooms to accommodate also preschoolers. Maluwag at maaliwalas ang isang preschool classroom dito at sapat sa kagamitan. Malaking bagay raw na todo suporta ang lokal na pamahala ng San Juan sa kanilang mga pangangailangan. Bukod pa rito ang pondo mula sa DepEd. They have constructed a lot of prep classroom for every schools. San Juan naman has only 8 public schools. It's very manageable. Nitong Marso, naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng 2.39 billion pesos bilang pondo para sa pagpapatupad ng kindergarten program. Bukod pa ito sa nauna na nilang inilabas na 1.4 billion pesos noong Oktubre para sa training ng mga guro. Ayon sa DepEd, patunay lang ito na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para mapunan ang anumang kakulangan. Noong sa mga 2 years ago, nagsimula na kaming nagbibigay ng mga tactile materials, mga toys doon sa mga kindergarten classes. Ngayong year na ito, kailangan lang namin kumplituhin yung lahat ng schools. Naniniwala si Quijano na ang mandatory kindergarten rin ang isa sa mga susi para masolusyonan ang dumadaming bilang ng mga batang nagda-drop out. Bukod kasi sa kahirapan, hindi rin daw handa ang mga bata para sa tinatawag na formal schooling. Sa kindergarten kasi, ito'y nag-prepare ng bata kung paano ang pagpunta, kung paano mag-attend ng classes. So it means readiness to learn. Para pagpasok sa mga bata sa grade 1, hindi naman sila mabigla na ito pala ang gagawin kung papasok na sila. Patuloy rin daw babantayan ng mga guro ang mga bata para maaga pa lang ay makita na nila kung sino ang maaaring mag-drop out. Richelle C., Nakatutok, 24 Oras.